Masayang nagtalaga sa iniatang natungkulin at paglilingkod ang bagong set of officers ng Adventist Young Professionals sa Cavite Mission. Sa suporta ng Youth Ministries Department, kanilang idinaos ang leadership turnover ceremony sa Dasma Central Seventh-day Adventist Church. Si Patrick Vista para sa Balitang May Pag-asa. Sa pagpapatuloy ng gawaing paglilingkod, ang Cavite Mission Adventist Young Professionals Network ay nagsagawa ng Sabbath Fellowship and Leadership Turnover Ceremony dito sa Dasma Central Seventh-day Adventist Church. Makalipas ang 3 taon ng panunungkulan ng nakalipas na Pangulo ng Cavite Mission Adventist Young Professionals, Sister Rangel Mapalo matagumpay na naisagawa ang turnover ceremony sa pangangasiwa ng Youth Director ng Cavite Mission, Pastor Ray Maglipas, para sa mga bagong mamumuno para sa taong 2024 hanggang 2025 sa pangungunan ng new elected president na si Sister Milka Joy Matera, na dito'y kinilala at pinasalamatan ang bawat isa sa kanilang nakalipas na paglilingkod at sa muling pagsisimula ng kanilang termino bilang mga lingkod at manggagawa ng ating Panginoon. Muli ako ay nagpapasalamat sa Panginoon sa kanyang paggabay sa aking paglilingkod bilang Cavite Mission Adventist Young Professionals President sa loob ng 3 taon. At napapasalamat din ako sa aming Youth Director at Advisor sa patuloy po nilang pagsuporta. Ngayon naman po ang aking pong mensahe na iiwan para sa susunod na officers ng Cavite Mission ay kanilang laging tandaan na the first step in any venture is to pray. So, lahat-lahat ng kanilang plano ay itaas nila sa Panginoon. At kung meron man silang challenges na haharapin sa pagiging leader, ay ilapit din nila ito sa Panginoon. At everything will be okay. Bali, meron po akong 3 pinangahawakang mga pangako na ating Panginoon na matatagpuan. Una po, matatagpuan sa James 1 verse 5. Sabi po dito, if any of you lacks wisdom, you should ask God who gives generously to all without finding fault, and it will be given to you. And kailangan kasi po natin ng wisdom since ako po ay bago pa lang, nais ko na hingin sa Panginoon ang wisdom na nanggagaling sa kaitaasan. Pangalawa po ay yung sa Psalms 119 verse 66, sabi po dito, teach me knowledge and good judgment, for I trust your commands. And ang pinakahuli, sa pangatlo po, yung pinaka-favorite ko po, yung Philippians 4:13, I can do all things through Christ who gives me strength. Aking po mga kasamang officers, ina-encourage ko po sila na samahan po ako sa pananalangin. Kami po ay magtulungan, sama-sama, at mananalangin, hingin sa Panginoon ang wisdom. Ipinagkaloob naman ng Cavite Mission Young Professionals Advisor, Pastor Andet Reyo, ang isang panalangin pagtatalaga para sa mga bagong manunungkulan sa darating na taon. Bilang huling bahagi ng kanilang programa, nagkaroon naman ng pamimigay ng libreng eyeglasses sa mga miyembro ng Dasma Central Seventh-day Adventist Church. Ang mahalin ng Panginoon nating Diyos ang pintig ng ating misyon, ihayag at isabuhay ang katotohanan bilang mga kabataan sa pangalan ni Jesus. Hatid ang balitang may pag-asa mula dito sa Dasmariñas, Cavite. Ako si Patrick Vista, nag-uulat para sa Hope Today, NPUC News.